Paano ka ba matulog bukod sa nakapikit? Ikaw ba yung sleeping on your back? O ikaw yung nakatagilid? O ikaw naman yung natutulog na nakadapa? Ba, iba't ibang lasing posisyon. Dok, ako masa, masandal lang, tulog na. So, we will talk about what's the best position for sleeping. Bakit? Number one, para hindi maka-injury sa spine. Okay? Yung spine, your back. Number two, para mag-improve yung sleep. At number three, para walang mga arthritis pagising sa umaga. And how many ang average sleeping hours ng isang tao dapat? 7 hours ang minimum. And majority of the people are sleeping on their sides. Okay? Karamihan, nakatagilid base sa survey. At ang pagtulog ka ng less than 7 hours, ang tawag natin doon, short sleepers. So less than 7 hours, anong epekto? Prone ka or predisposed ka sa cardiovascular disease, pwedeng obesity, diabetes, depression. So pwede kang magkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. In fact, yung mga short sleepers are most likely to be physically inactive and obese. But before we go sa sleeping position, prerequisite. Siyempre, ang paggamit ng pillow or unan. Ano ba yung mga requirement para sabihin natin dapat tamang unan mo? First, dapat firm yung unan mo. Tama lang size niya because it will support your spine, your back, and your spine. So, very important thing. How will you check kung firm pang yung unan? Hawakan ng unan. Pag ito ay lumulundo, pag hinawakan mo sa kalahati, kailangan mong palitan ng unan mo. Oh, dapat no. Firm siya para kaya niyang support yung iyong back and spine. So, ano ang best position? Number one, kung ikaw ay may heartburn, meron kang gastritis, so, dapat pag natulog ka, nakatagilid. Pero, bawal sa kanan. Dapat ang tulog mo nakatagilid sa kaliwa. So, pag may gastritis o heartburn, mas makakatulong sa inyo ang matulog ng nakatagilid sa kaliwa. The same holds true with pregnant women. Diba? Yung mga buntis, ang suggestion natin is matulog sa kanilang left lateral. Okay? Second position, kung ikaw naman ay malakas humilik, yung tamang nagbibigay ingay na sa buong kwarto. Siyempre, number one dyan, dapat walang taong kasama sa kwarto. And, ang correct sleeping position is also on your side. So, basically, sleeping on your left side will help para mabawasan ng snoring. Third position, kung ikaw naman ay yung merong mga rayuma, laging masakit ang likod, hindi makabangon sa umaga, the best position is still sleeping with your back. So, yung normal position. And, dapat meron kang firm na unan na magmula ulo hanggang upper back mo. And then, meron din konting unang support doon sa tuhod para hindi na i-stretch masyado yung spine. So, if you have rheumatism, back position. Kung ang concern mo naman ay wrinkles, Doc, marami na akong linya. So, avoid sleeping na nakadapa. Sleeping na nakadapa can really have your face in contact with the mattress, with the pillow. Ang mangyayari, magkakaroon ka ng mga lines. Mas magiging profound yung lines mo. And pag lagi ka ganyan, very prominent na yung mga lines mo. So, bawal matulog ng nakadapa kung ang concern mo ay yung mga wrinkles mo. So, the best position pa rin is yung left lateral na nakatagilid. Tawagan natin, fetal position. So, that's it guys. Very important ang sleep. It should be part of your daily activities. Kung sinabi kong exercise, part ng daily activities nyo, sleeping should be part of your daily activities. So, pinaghahandaan. Because doon nag-rejuvenate, doon nag-recycle yung ating mga cells, yung ating katawan. Pini-prepare tayo para sa next day. Kaya very important, mga tips bago matulog. Number one,
wala namang coffee or caffeine after lunch. Second, 2 hours before sleeping, wala ng alcohol. Third, 1 hour before sleeping, off na yung gadget. Fourth, you should observe the same sleeping time each day para maging clock nyo na nyo ito, magiging regular na yung sleeping habit ninyo. So, sleeping is a process. So, this is again Dr. J para sa mga health tips, mga health information para maging healthy kayo with your family.